isang nakakangamba na balita, mga kaibigan. Dahil ang bulkang Mayon ay inaasahan ang pinakamalala na pagsabog nito. Dahil nasa mahigit 19,000 na ng mga evacuees ang pinoproblema ngayon ng mga local government units sa lugar ng Albay at maging ng national government. Dahil inaasahan daw nila na aabot ng minimum na 3 buwan ang hihintayin bago tumahimik ang bulkan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala, mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabebenefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Sabi ng isang senior science research specialist na si Dr. Paul Alanis ng Mount Mayon Observatory of Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PhiVOLX. Kanyang in-explain base sa scientific study na ang presensya ng bagong lava dome sa Mayon Crater ay isang indikasyon na mayroong isang bagong magma formation sa bulkan. Ibig sabihin, may posibilidad ng isa sa mga pinakadelikado na erupsyon na mangyayari sa Mount Mayon. Ngunit inaasahan din na baka maging quiet eruption lang ito or effusive. Ngunit either which, hindi may pagkakaila na buhay ng tao ang nakasalalay sa posibilidad ng matinding pagsabog ng bulkan. Kaya nga naman, mga kaibigan, ang mga tao malapit sa 6 kilometers hanggang 7 kilometers radius ng bulkan ay inilikas na na umaabot sila ng mahigit 19,000 na mga evacuees ang nagsisiksikan ngayon sa mga evacuation center. Kaya naman ang iba ay gumawa na lang ng pansamantalang tahanan malapit sa mga kakahuyan gamit ang anhaw at kawayan. Ganon din ang trapan upang maging pansamantalang tirahan ng mga evacuees habang nag-aalpuruto ang bulkan. Ang numero kasi ng rockfall events ay umabot na ng 260 drops at 221 na pyroclastic density current o PDC ang narecord na sa Mount Mayon. Kaya naman, nangangamba hindi lamang ang local government pati na rin ang national government patungkol sa bagay na ito. Kaya naman, lumipad si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula Malacanang hanggang sa probinsya ng Albay upang tiyakin ang kaligtasan at kalusugan ng mga kababayan natin na apektado sa pag-alboroto ng bulkan. Inihayag niya na hindi magkukulang ang mga pagkain dahil na rin sa mga kadiwa centers malapit sa mga evacuation centers. At tiniyak niya na ang prioridad ng natural government ay para tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Dahil sa posibilidad ng isang major explosion ng Mount Mayon. Dahil ito pa rin ay posible na mangyari, sabi na rin ng PhiVOLX. Kaya naman ating ipagpatuloy na ipanalangin ang mga kaibigan natin malapit sa paanan ng bulkan na maging ligtas ang lahat. At nawa ang sinasabi na 3 buwan hanggang 6 months na pag-alboroto ng bulkan ay bababa pa ito upang sa ganun ay hindi mahirapan ang ating mga kaibigan na may pagpatuloy nila ang kanilang normal na pamumuhay. Salmo 55 verse 22. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan Kanya. Hindi niya papabayaan ang mga matuwid magpakailanman. Mga kaibigan, ito ay isang pangako ng ating Panginoong Diyos na pag tayo ay nasa Kanya at ginagampanan natin ang mga kagustuhan Niya at tayo ay matuwid sa Kanyang pananharapan, kailanman ay hindi Kanya papabayaan. Ang mga alalahanin mo ay ibigay mo lahat sa Kanya at aalagaan Kanya. Ganito tayo pinapahalagahan ng ating Panginoong Diyos na higit pa ito sa pag-aalaga ng National Government ng Pilipinas dahil ang gobyerno ng langit ay nagbibigay kapunuan sa mga kakulangan sa mga gobyerno sa ating mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos
At salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, salamat Panginoon dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng totoong proteksyon. Dahil ang mga nangyayari Panginoon sa aming paligid ay hindi na po biro at seryosong nakikita po namin Panginoon ang pagbabago ng aming mundo na ito ay nagiging mas delikado habang kami po Panginoon ay tumatanda at habang paparating po kayo sa pangalawa po ninyong pagparito. Tulungan kayo Panginoon na maging tapat sa inyo. Bigyan kami Panginoon ng karunungan upang malaman po namin kung ano po ang nararapat po namin gawin. At higit sa lahat, gabayan kami na maging matuwid araw-araw at maging kaaya-aya sa inyong banal na harapan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.